Unang Hari. Ang mga pinuno ni Solomon. Ika-apat na kabanata. Naghari si Solomon sa buong Israel, at ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Azariah ang punong pari mula sa angkan ni Zadok. Sina Elihoref at Ahaya na mga anak ni Sisha ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Benaya na anak ni Jehoyada ang commander ng mga sundalo. Sina Zadok at Abiatar ang mga pari. Si Azariah na anak ni Natan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Zabud na anak din ni Natan ang personal na tagapayo ng hari. Si Ahisar ang tagapamahala ng palasyo. At si Adoniram na anak ni Abda ang namamahala sa mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho. Mayroon ding 12 gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa isang buwan bawat taon. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hur na namamahala sa kabundukan ng Ephraim. Si Ben-Deker na namamahala sa Makaz, sa Albin, Bet-Shemesh, at sa Elon Bet-Hanan. Si Ben-Hesed na namamahala sa Arubot, kasama na rito ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Si Ben-Abinadab na namamahala sa Napat-Dor. Asawa siya ni Tafat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Ahilud na namamahala sa Taanak, Megiddo, sa buong Bet-Shan malapit sa Zaretan, sa ibaba ng Jezreel, at sa mga lugar na mula sa Bet-Shan hanggang Abel-Mehola at patawid sa Jokmeam. Si Ben-Geber na namamahala sa Ramoth-Gilead. Kasama na rito ang mga bayan ni Jair na anak ni Manase at sa mga distrito ng Argob sa Bashan. Kasama na ang 60 malalaki at napapaderang bayan na ang mga pintuan ay may tarangkahang tanso. Si Ahinadab na anak ni Ido na namamahala sa Mahanaim. Si Ahimaaz na namamahala sa Naphtali. Asawa siya ni Basemat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Hushai na namamahala sa Asher at sa Alot. Si Jehoshaphat na anak ni Parua na namamahala sa Issachar. Si Shimei na anak ni Ela na namamahala sa Benjamin. Si Geber na anak ni Uri na namamahala sa Gilead na sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreyo at ni Haring Og ng Bashan. Si Geber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Ang kasaganaan at ang karunungan ni Solomon. Ang bilang ng mga tao sa Huda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Sagana sila sa pagkain at inumin, at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian, mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang mga kahariang ito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang nabubuhay siya. Ito ang mga pagkain kailangan ni Solomon sa kanyang palasyo bawat araw. 100 sako ng magandang klaseng harina, 200 sako ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka sa kulungan, 20 baka na galing sa pastulan, 100 tupa o kambing. Hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga usa at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog ng Euphrates mula sa Tifsa hanggang sa Gaza. At maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa palibot niya. Kaya habang nabubuhay si Solomon, may kapayapaan sa Huda at sa Israel, mula Dan hanggang sa Beersheba. Ang bawat tao ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanyang tanim na ubas at puno ng igos. May 40,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may 12,000 siyang mga ngabayo. Ang mga gobernador sa mga distrito ang nagbibigay ng pangangailangan ni Haring Solomon at ng lahat ng nasa palasyo. Ang bawat isa sa kanila ay may responsibilidad sa pagbibigay bawat buwan. Tinitiyak nilang maibibigay ang mga pangangailangan ni Solomon. Nagbibigay din sila ng sebada at dayami para sa mga kabayo. Dinadala nila ito sa lugar na dapat nitong pagdalhan sa oras na kailangan ito. Binigyan ng Diyos si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa at kaalaman na hindi masukat.
Ang kaalaman niya ay higit pa sa kaalaman ng lahat ng matatalino sa silangan at sa Ehipto. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Mas matalino pa siya kaysa kay Etan na Ezrano at sa mga anak ni Mahol na sina Heman, Kalkol at Darda. At naging tanyag siya sa mga nakapaligid na bansa. Gumawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 awit. Makapagsasabi siya ng tungkol sa lahat ng uri ng pananim, mula sa malalaking punong kahoy hanggang sa maliliit na pananim. Makapagsasabi rin siya tungkol sa lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad, at lumalangoy. Nabalitaan ng lahat ng hari sa mundo ang karunungan ni Solomon, kaya nagpadala sila ng mga tao para makinig sa kanyang karunungan.